Tatay mo na ako. Hi guys, my name is Regan Sanjego. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, si Don video lang ang gagawin ko ngayon. Ang gagawin kong video ngayon is reading people's assumption about me. So para mas madali. So yun nga, yung reading assumption is parang ano yung mga in-assume ng mga followers ko or subscribers SD fam na about sa akin, kung una nilang in-assume sa akin nung hindi pa nila ako kilala and until na kilala na ako pero hindi yung fully known ganun English. So nag-post nga ako sa IG stories ko ng people assumptions about me. So ayan yung pinost ko. Madami yun kasi konti lang yung nag-reply. So kung gusto nyong maganan sa mag-reply sa mga IG stories ko, follow nyo ako sa aking social media account sa Instagram at RegonSD. Ganun din sa Twitter at RegonSD. So, shameless plug. Ano po yung assumptions? Reading people's assumption to, pero tinanong niya sa akin kung ano yung assumption. So, ayan yung meaning ng assumption. So, sabi dito, a thing that is accepted as true or ascertained to happen without proof. Ano yung in-assume nila about sa akin. Sa para makilala pa ako ganun. So parang yun yung purpose ng video na to. So magpapakatotoo naman ako sa mga videos ko. So okay lang. Mabait. Yes, mabait po ako. In general, pero parang mabait ako as a person and as a son and as a classmate, as a friend, as a in-idolo nyo kung meron man. Ganun. Gusto kong sana yung sarili ko tumingin mismo sa camera lang. So tingin lang tayo doon. Actually guys, mabait po talaga akong tao. Hindi naman sa parang nililift up ko yung sarili ko na mabait. Pero ako kasi yung taong iisipin ko muna yung ano ba nangyari sa voice ko. Kapag may nagawa akong mali or may hindi naman ako talaga totally yung may mali. So parang basta involved ako, parang nakokonsensya ako and hindi ako mapakali kapag may ganun. So parang kahit kasalanan ko or hindi ko man kasalanan, parang tinitake ko na kasalanan ko siya. Mamimit niyo ako ganun. Medyo mahihiyain pa rin. Siyempre, hindi naman mababago yun. Yung vlog na meet and greet ni Kuya Lloyd sa McDo, hindi si Regan yun na mahihiyain. So parang ibang Regan yung pinakita ko sa kanila, pero vlog ko yun. Next is sigarilyo. No, hindi pa po ako nagsigarilyo. Never pa. Hindi ko talaga siya gusto or never ko siyang gagawin. Ay sabi sa akin ni mama na wag ko daw itatry yung sigarilyo. So, ayun. So, sinusunod ko naman siya. Pero kasi nung bata ako, nasa tindahan ako nagbabantay. Parang na-curious ako kasi sobrang dami bumibili noon. Philip pa yon. And mga hope. Parang may mga ganun pa. Tinay ko siyang i-ganun. 4, 5, 6 years old ako noon. So, parang tinay ko siyang ganunin. Pero yun talaga, tinay ko Philip. Tapos parang nasuka ako noon, tapos naubo-ubo. Kapag may naninigarilyo near me or kahit yung usok lang, pag naamoy ko, sobrang gusto ko nang huminga at umalis doon. Mas gusto ko yung wala na lang naninigarilyo sa harap ko. Talagang umaalis ako. Ganun. So next naman is taken. Taken by who? Wala po. Hindi po ako taken. I'm single po since hindi ko na maalala. Pero single po ako ngayon, so darating na Valentine's, mag-isa na naman po tayo, sanay naman po ako doon, so okay lang yan. Ayun, next naman is mahinin at mabait, so totoo po yan, mahinin po talaga ako. And yung mabait, so na-explain ko na kanya, so hindi ko na-explain. Mahinin po ako in a way na gusto ko siyang mawala, as in, yung pinasok kong ito, yung YouTube, so dapat diba masaya or kwela, ganun, laging nag-entertain dahil yun naman yung purpose namin dito sa YouTube is magpasaya ng mga tao. Pag nalulungkot sila, yung mga simple videos na to, yung mga corny jokes, is napapasaya namin. So, sa YouTube kasi dapat kwela ka, ganun. So, yung pagiging mahinhin ko, yun yung, ginamit ko yung YouTube para mawala yung pagiging mahinhin ko and ayun, so sana mas energetic pa tayo. Medyo nahiya pa din kasi ako. Pero tinatry ko talaga yung best ko para mawala na yung hiya ko. So yun, so kapag na-meet nyo ako outside or kahit malayo man, kahit mag-hi lang kayo, masayang-masaya na ako doon kasi na-appreciate nyo ako or salamat sa support na ganun. So thank you po. Generous person.
generous person in a way na ano, or so kung involve yung pera, hindi masyado. Kulipot po kasi akong tao, kung napanood nyo yung shameless plug, kung napanood nyo yung ipon challenge ko, sinabi ko doon na super kulipot ko talagang tao at magkulipot pa ako. Pero in a way na good naman para sa akin kasi yung pagiging kulipot ko is iniipon ko yung pera ko for mas priority na gastos. Although may mga gastos din naman ako, mga luho lang, pero para naman sa akin, talaga iniisip ko siya kung kailangan ko talaga, so bago ko bilhin yun. Pero this 2019, gusto ko maging generous sa mga friends ko, so kapag napanood nyo to, sana malibre ko kayo. Next naman is mabait and masipag. So yun, mabait na sabi ko na rin. Yung pagiging masipag ko, share ko lang naman to. Naging most helpful po ako nung grade 5 or 4 or 6, di ko na maalala. Pero naging most helpful po ako noon. Kasama ko po si Joseph. Siya yung most obedient or kind. Kasi mabait siya, ang ganun. Tapos ako naman naging most helpful ako noon. Kasi super matulungin ko nung elementary. Up to now naman, matulungin pa din naman ako. Pero medyo tamad na din. Pero at least, kunyari, sa tindahan, dumutulong ako, ganun. So, masipag ako. Masipag ako na admin. Dapat i-claim ko yun na masipag ako kasi pag hindi ko siya claim, baka tama rin ako, ganun. So, baka magalit sa akin si kuya. So, dapat, nung bago ko i-accept yung opportunity na binigay na to, so, dapat talaga maging masipag ka. I'm sure naman na hindi ako hapang-habang buhay na admin and or president or kung ano man ni Kuya Lloyd. Siyempre, may mga papalit din sa akin soon. Hindi ko naman masasabi ngayon, pero siyempre gusto ko pa rin magtagal. Hanggat kaya mong i-share yung videos ni Kuya, hanggat kaya mong i-share yung mga dapat mga tanong ng mga fans, tanong nyo kay Kuya Lloyd. So, dapat at least kaya nyong sagutin. Hindi man kasi kayang sagutin ni Kuya lahat yun. So, ikaw yung way para makipag-interact sa kanila. Ganun. So, yun, dapat maging masipag tayo sa lahat ng bagay. Loyal na kaibigan. Loyal akong kaibigan sa mga inner friends ko. Ayan, shoutout kila Jessica, kay Jester, kay Joy, kay Brian, tas kay La Aaron, kay Hannah, kay Swin, kay Samantha, kay Yuri, kay Alexa, kay Ash. Ayan, so hello sa inyo. Miss ko na kayo. Wow. Tahimik. Super tahimik ko talaga. As in, hindi ko alam. Yung resting face ko is ganun lang. As in, ganyan lang ako pag naglalakad sa daan. Ganun lang, tapos mapapay. Ang dami ko kasing iniisip. Super overthinking ko talaga. Next, sobrang bait mo sa personal, tapos ang saya mo maging kaibigan. Pag nagkaibigan niyo ako, super kuwela ko yung mga corny jokes ko, ganun. So, sana yung mga naging friends ko, masaya na kasama ako. So, sana masaya na kayo na kasama ako sa mga corny jokes ko. Sana napapatawa ko kayo, ganun. So, pasensya na ako, hindi ko kayo masyado nasasama sa vlog or hindi pa talaga nasama sa videos. So, kasi nahiya pa talaga ako. Wala pa akong confident. So, pero sana bago matapos tong school year, makapag-vlog ako sa room and sa school. So, gagawa ko niyan. Abangan niyo din yun, guys. A day in a college life. Ganon, sa STI Caloocan. So, soon. Smoke weed. Smoke, never po akong nakapag-smoke or never ko din siyang itatry. And yung weed, lalo na po yun, never ko po talaga siyang itatry. As in, ayoko talaga nun. And never ko itatry. Ayoko talaga. Mas ayoko, never. Never ko pong gagawin yun. Masama po yun kasi hindi siya nakakatulong sa physical health mo and sa mismong, sa mental health mo din. Hindi siya nakakatulong. So, never nyo pong itatry yun. Next, best admin. Hindi ko masasabing best admin ako kasi I'm sure na may mas best pa sa akin. So, i-claim ko na siya na best admin ako para sa sarili ko. And kung sa tingin niyo man na best admin ako, so maraming salamat dahil na-appreciate niyo yung efforts ko sa pagiging admin. So kung na-appreciate niyo ngayon, thumbs up. Tapos comment down below. So kung may gusto kayong message sa akin sa pagiging admin ko, comment down below. So babasahin ko yun. So maraming salamat sa suporta. Next. Akala ko dati tahimik at suplado ka, pero nung naging kaibigan kita, hindi pala. Miss you, I miss you too, Rain Tech. So, pasensya na hindi
tayo makapagkita ulit. Pero sana soon makipagkita ulit tayo nila Ekang and nila Unique, nila Kayla. So bonding tayo soon. So miss ko na din kayo. And super kalug ko kapag naging close tayo. Ganun. May girlfriend ka na. Buti pa kayo na-assume na may girlfriend na ako. Pero bakit ako hindi ko ma-assume? Ako kasi puro assume lang na meron na. Or gusto niya ako. Or mahal ko siya. Or mahal niya din ako. Pero hindi. So, okay lang. Kaya natin to. Tamad ka maligo. Tamad po ako maligo pero naliligo naman po ako. Tamad ako maligo kapag super aga ng alis or call time. Pero naliligo ako nun. Tamad lang akong kumilos or tumayo sa kama, magpainit ng tubig kung kailangan man, ganun. Pero naliligo po ako, hindi naman po ako ganun kabaho. Nagkating na sa school. So recently lang po, kahapon lang. Hindi ko alam, kahapon lang nagkating po ako. Pasensya na po. Yung ginawa ko naman na yon is may good purpose naman yon. Kaya ako ginawa yon. So, sinuportahan ko si Kuya Lloyd, Cafe Cadena sa Lasal Llaneta. Tapos, sinanong ko naman yung mga klase ko kung ano ba mga ginawa nila. Wala naman daw sila masyadong ginawa. Nag-discuss lang. So, pasensya na po. Sorry po sa mga, ano, sa mga teacher ko. And kay Papa at saka kay Mama, pasensya na. Hindi na po maulit yon. And, ayun guys, huwag kayong magkakating. Masama po yon. Huwag niyo po akong gagayahin. Next is cute. Ang cute-cute ko talaga. So, maraming salamat. Maraming nag-assume na cute ako. So, I claim it, cute ako. Gwapo sa personal. Sa personal. Kapag nakita niyo ako, ayun, ang gwapo ko sa personal. Pero sa video, ang pangit ko. Joke lang. Medyo bulol. Opo, medyo bulol talaga ako. As in, kapag nagsasalita ako ngayon sa video, ang dami ko pong cuts kung hindi nyo man napapansin. Dahil nabubulol po ako sa mga sinasabi ko. Pero wala naman akong kulang na letters kapag nagsasalita. Nahirapan lang ako kapag impromptu, talagang nabubulol ako. So, ayun, pasensya na po. Playboy. Hindi po ako playboy. Wala nga pong nagkakagusto sa akin. Tapos playboy pa. Hindi ko po kayang gawin yun. Hindi ko po kayang manloko sa taong mahal ko. And, ayun. So, sana hindi rin niya ako lokohin. Dahil mahal ko naman siya or mamahalin ko naman siya. So, kung sino ka man nanonood ngayon, so, ayun, hello. Tagal mo pong hinahanap-hanap na po kita. Bobo sa math. Actually, may bagsak nga ako ngayon, SEM, discrete math, pero hindi po yun bagsak. Sure po ako, hindi po yun bagsak. Siguro nakamali lang, or hindi na record, pero hindi po talaga ako bagsak. Ibabalikan ko kayo kapag naayos na yung grade. Next is, Dina Virgin. Virgin pa po ako. Grabe naman kayo. Ba't niyo naisipin yun? So, ayun. Ang hirap naman sagutin ang tanong na to. Next is, nanonood ng porn. Siguro naman hindi may iwasan yun or parang normal na yun kasi parang, ewan ko, ang hirap naman sagutin ito. Oo na lang. Basta yun. Oo. Next is, snubber. Hindi po ako snubber. Kapag may mga kasama ko yung mga sikat, kunya si Kuya Lloyd or ibang YouTubers na sikat, tapos may mga nagpapapicture, parang iniisip, nilalagay ko yung sarili ko sa kanila na kakaway-kaway din ako, ganun. Hello, lalapit sa inyo, magpapapicture. Kasi parang cool lang nung ganung mga nangyayari. Kasi parang madaming naka-appreciate sa'yo kapag lumalapit, kumakaway, ganun. Kaya parang ako na mismo yung lalapit or ako na yung magpipicture para sa atin. Ay, vlog ko kayo, ganun. So, ayun, hindi naman po ako snubber. Gustong-gusto ko talaga kayong ma-meet. So, sana pag na-meet nyo ako, huwag kayong mahiya, lumapit lang po kayo or tawagin nyo man lang ako, ganun. Para hello, mag-hello tayo, ganun. Ginagamit si Lloyd Cadena para sumikat. What? Based dahil sa admin niya ako or president ako ng Active Cadenators, hindi ko siya ginagamit lang para sumikat or parang bonus na kasi siguro yon or parang part na yon ng pagiging admin ko or nasasama niya ako sa vlog. Kasi syempre napapanood ka ng maraming tao, so hindi ko naman ginagamit siya para sumikat.
ano yun, ginagamit ko siya sa mga, ang hirap naman ng, ang hirap ng tanong na ito. Na-stress na ako. Paano ko ba siya explain? Actually, to clear things out, hindi ko po ginagamit si Kuya Lloyd para sa sumikat. And siguro sumikat ako ng very light dahil ito sa way ko ng pag-YouTube. So, parang kailangan ko syempre ng views and kailangan ko ng subscribers. Alam ko half or full sa inyo is from Kuya Lloyd's subscribers, yung Kodenators, karamihan na nanonood sa akin. Pero hindi nyo dapat isipin na ginagamit ko si Kuya para sumikat pa. Nag-reflect is parang ginagamit ko nga siya. Pero hindi po. Siguro naisip nyo kasi admin ako, ganun, nagkakaroon ako ng opportunity. Pero ganun po kasi talaga yan. Katulad ng mga nasama niya sa mga videos, hindi naman nila intentionally na gustong makilala or gustong sumikat. Pero dahil yun nga, dahil nasama sila sa mga video, so parang nagkakaroon sila ng fame or nagkakaroon sila ng kasikatan or nagiging known person sila. So yun, so hindi nyo ma-misunderstand yun na ginagamit ko si Kuya para sumikat. Pero nag-YouTube kayo, so siguro maintindihan yun. Kung at katulad ng collabs, ganun, syempre parang yung subscribers ng isang YouTuber and yung subscribers ng isa, magsasubscribe isa dito, tapos magsasubscribe iba dito. So, parang ganun. So, ayun, sana naintindihan nyo na hindi ko ginagamit si Kuya Lloyd sa, para sumikat lang, ganun. So, yun lang. Mahal ko yung pagiging admin ko kay Kuya Lloyd. So, ayun, hindi ko po siya ginagamit. So, sana hindi nyo ma-misunderstood. Sila yung mga assumptions about sa akin. So, kung meron pa kang assumptions or gusto pang gawin nyo ng part 2 ito, comment down below ng mga assumptions na gusto nyo and kahit lima lang. So, pa-shoutout daw kay AB Vlogs, kay Angel, Sisyo, kay Honey Grace De Ala, kay, sino pa ba? Kay Jamesville, kay Kane Gala, kay Tom Justin, kay Kaina Gabriel Vlogs, kay Geomaster, kay Lily Cruz. So, shoutout sa inyong lahat. Kung gusto nyo ma-shoutout, comment, assume. And yun lang, kung nagustuhan nyo yung video nito, please give a big thumbs up if you did. Don't forget to subscribe to be part of the hashtag SAPAM, growing big and strong, dahil malapit na tayo mag 10,000. Ayun, so maraming salamat sa pag-subscribe sa akin. Kung di ka pa nag-subscribe, mag-subscribe ka na. Click mo yung notification bell para ma-update ka. Tapos comment down below anong mga suggestions, videos, challenge, kung ano pang gusto nyo ipagawa sa akin. Comment down below para marami tayong content. So, follow all my social media accounts, Twitter at Instagram at RegansD. Like my Facebook page, Regan San Diego. So, yun lang. See you in my next video and don't forget, just keep on dreaming. Bye, guys. Okay, masyado mag-assume. Masasaktan lang din kayo. Kasi pag nag-assume kayo, masasaktan lang kayo. Bye-bye.